Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito naman si Boy Lanti para magsalita para sa mga transgender. Kasi nasasaktan na talaga ako. Kasi nga, ito, mga tao kasi mga bobo na close-minded at wala namang alam sa mundo ng mga tao. Parati na lang sinasabi nila sa isip nila, kami lang, lalaki at babae lang ginawa ng Diyos. So, parang sinabi ninyo, straight lang at straight lang. Nako, nakakainis na kayo. Kasi akala ninyo, ang mga bakla, di ba? Akala ninyo sa mga bakla kasi puro na lang kwa sila patawa, payaso. Tapos akala ninyo kasi hindi rin sila nasasaktan. Akala ninyo kaya nilang baklain lahat yan. Ang taas-taas ng tolerance level. Pero ang baba-baba naman ng acceptance level. Pero kayo, ano, tingin ninyo sa mga bakla pang misgay lang, pang tsupaan lang, pang ganyan lang. Yun lang ang tingin ninyo sa kanila. Pero alam ninyo, ang mga bakla, mga transgenders, yung mga yan, achiever yung mga yan. May mga napatunay sa buhay. May double degree. May masters. May PhD. Eh kayo, tambay, walang trabaho. Nga, minsan nagpapahanda pa kasi mga bakla para magkapera. Diba? Sino bang gumawa ng mga bakla? Diba? Puro straight lang naman. Babae at lalaki. Kaya, sino may kasalanan? Kaya gumawa. Nako, gagawa-gawa kayo ng bakla tapos maiinis kayo? Lalo ng mga transgender, naawa ko sa kanila. Kasi, alam niyo yon, parang sa mga public establishment, like yung mga malls, yung mga park, mga bars, parang sila nadi-discriminate, nako, lalo na sa mga CR, di ba? Parang yung iihi sila, nako, pahirapan ang umiihi sa kanila. Kasi nga, hindi sila tanggap sa dalawang CR, sa babae at sa lalaki. Papasok sila sa lalaki, nako, iisipin ng mga lalaki, babasos-basos yung mga transgender na yan. Kasi nga, mukha silang babae, pinapalipat, baka sabihin na naman nila, manilip sila, mambasta sila, ganon. Akala naman itong mga lalaking to, kasi parang naman lahat ng mga lalaki, titikman nila, eh mga yan naman, mga baklang pangit naman, mga lalaki dyan. Akala ninyo, lalaki ng titi ninyo, baka tumuwad kayo pag nakita ninyo ang titi ng mga transgender tsaka mga gays. Nako. Napagod na ako. Nako. Yung mga babae naman dyan, sa mag-CR lang yung mga babae. Yung mag-CR lang yung mga transgender dyan sa pambabae. Tapos itong mga babaeng to nagtatatalak. Nako, mga reason nila kasi, sasabihin nila na lalaki pa rin yung mga yan. Nako, baka may mga nag-cross-dresser. Sinasabi nila, hoy, mag-aral nga kayo. Yung cross-dressing na yan, hindi yan yon. Hindi ginagawa yan ng mga nasa third sex. Lalaki lang ang nag-cross-dress, straight lang. Pag-aralan nyo yan para alam ninyo, no? Alam nyo, ang totoo niyan, kaya ayaw ninyo yung mga transgender na ganyan. Kasi, mas maganda sila sa inyo. Yung totoo talaga. Yun talaga. Kasi mas mukha pa silang babae sa inyo. May mas pinag-aralan pa sa inyo yung mga yan. Kaya huwag kayong tatatalak-talak. Kasi pag pumunta kayo sa stage, baka ilang paso lang kayo, sikuhin lang kayo, clapper. Kaya backstage girl kayo. Che, naku, ang aarte ninyo. Hiwa lang naman yung napagkakuan ninyo, talo yung mga transgender sa inyo. Pero pag naging transsexual sila, alam niyo, kasi ang transgender, kapag nagpa-gender assignment na yun, nagpaputol na, nagpapuki na, transsexual ang tawag sa kanila. Pero kayo, mga girls, mag-ingat kayo. Pag nagkaroon na silang puki, no? Nako, ang flower, nako, ilalampaso kayo. Mas magaling sila. Diba? Kasi lalaki sila dati. Ang mga transgender kasi, lalaki dati, tapos naging babae na ang puso. Yun, change. Yun ang transgenderism, change yun. So, alam nila, ang sarap ng sarap ng lalaki at alam din nila ang magpasarap parang babae, 'di ba? Ganun 'yun. Kaya talo kayo. Alam nila kung saan nasasarapan ang lalaki kasi naging lalaki din sila dati. Para magkaliwanagan tayo, sabihin ko sa inyo, kasi ang sex na tinatawag, yun yung nasa kwan ninyo, yung pagitan ng dalawang hita ninyo. Yan yun, kung titi ba o puke. Kung yung doktor ninyo, sinabi na nakakita siya ng mga nakatayuyok na kwan, na bakal, sa pagitan ng kwan mo, lalaki ka, yun ang sasabihin niya. Kagustuhan yan ng doktor. Dahil, kaya nilagay nila, male ka. Ganon, transgender. Sa mga transgender na ganyan, male ka. Pero pag tumanda ka na, tapos ikaw na ang magde-decision sa sarili mo, kung ano nararamdaman mo sa sarili mo, di ba? Ikaw na ang magkukan yan. Ikaw na ang magde-decision. Kasi kung naramdaman mo, ay, hindi ako lalaki. Hindi na ito ang tinitignan mo, kung ano na yung nasa utak mo. Eh, babae na ako eh. Eh, yun ang gender identity. Yun ang gender. Kung yung kilos mo na feminine ka na, yun ang gender. Magkaiba kasi ang sex, tapos yung gender. Kasi ang gender, yun na yung lifestyle mo, ginagawa mo, hindi na pang masculine yung ginagawa mo. Opposite na sa sex na yung nandito sa ganito mo. Kung yung titi mo sana, hindi mo na ginagamit yan. Hindi mo na, di ba? Parati na lang backdoor ang ginagamit. Di ba? Di ba? Tapos yung mabihis mo, ganyan, galaw mo, di ba? Pag arte-arte mo, babae na. Yun ang gender identity. Yan ang hindi maintindihan ng mga bobo, mga hindi nakapag-aral, yung palamunin na parati namang bitter sa mga bakla. Yun.
ang transgender din pala, para mas maintindihan niyo, parang ko lang yan, parang caterpillar dati, tapos, ayan, tumagal ang panahon, naging butterfly, o, diba? Mm. So, ayun, yun ang isishare ko sa inyo, para mas maintindihan niyo kung slow kayo, kung slow pa talaga kayo, eh, wala na akong pakialam. Eh, ganyan talaga kung, ang mga, kwan kasi, LGBTQ, may utak, hindi slow, hindi EDSA, diba? Mm. Tsaka, ang transgender pala, hindi sila bakla, gay. Magkaiba kasi ang gay at transgender. Kaya, sorry pala kanina kasi tinawag ko silang bakla, sinabi ko. Pero, hindi sila bakla. Pag tinawag, ay bakla, nakaka-insulto sa kanila yon. Kasi nga, di ba, ang tingin na nila sa sarili nila ay babae na. Kaya, i-respect natin sila. Yun ang kwan nila eh. Kasi, tayo naman, nire-respeto nila tayo. Ano bang mangyayari sa inyo kung hindi ninyo nirespeto yung tao, di ba? Kung nirespeto ninyo yung tao, ano mangyayari sa inyo, di ba? Mas may mangyayari sa inyo pag hindi niyo nirespeto yung isang tao, di ba? Hintay pa ba natin magkaroon ng batas para irespeto ninyo sila? Nako. Tapos madami naguguluhan kasi sinabi natin, transgender na sila. Tingin nila sa sarili nila, babae na sila. Pero bakit ganon? Sinasabi ng iba, baklang-bakla naman yung galaw niya. Kasi meron tayong sinasabing gender expression. Eh ganon nila i-express ang gender nila eh. Diba? Ganon sila eh. Kahit magkwan sila, example sana, mag-varsity jacket, pang lalaki mga suot. Pero tingin nila sa sarili nila, lalaki pa rin, babae pa rin sila. Babae sila. Kasi yun yung gender expression nila kahit magkwan pa sila kung ano man isuot nila dyan. Kahit ano man yung kilos nila, kahit baklang-bakla. Wala na kang pakialam. Basta naka-engrave na dito sa kanilang utak at saka puso na babae na sila. Kaya wala na kang pakialam. Pakialaman na ninyo yung mga nunal ninyo sa mga mukha ninyo na hindi matanggal-tanggal, na parang mga pasas, na pwede ka namang mag-connect the dots. Yun na lang ang pagkwan mo, pagtrabahuan mo para may mangyari sa buhay mo. Diba? Che!